Hello mga kaibigan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mayong buntag sa ating unan. Sa lahat po ng ating mga kaibigan dito sa YouTube. Sa lahat ng mga kaibigan, mga kakilala, mga pariente. O sa tanan na sa we exist in this world for the big and good purpose ni God sa ating mga buhay. At sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita nga we are created in the image of God. So mababasa natin yan sa Genesis chapter 1 verse 25 of 26. The reason we exist, mga kaibigan, mga kapatid, at lahat ng aking mga subscribers at followers dito sa YouTube, mga igsoon, gibuhat kita sa Diyos nga may katuyuan sa dili sa kalibutan, mga igsoon. At hindi po natin kalimutan na ang buhay po natin ay we are passing in this world. So bigyan po natin ng panahon ang Panginoon. At today po ay Sabado at tomorrow po ay Sunday. At ini-invite ko po ang lahat na magsamba sa ating Panginoon. Dahil yan po ang buhay natin bilang isang mananampalataya, bilang isang
mga tao na binigyan ng pag-asa ng ating Panginoong Jesucristo. Mga Iksoon. So, kana lamang mga kaiksoon na nang gusto na ko nga ipaabot sa matagusan ka na to. Ilabi na gayon sa tanan ako nga mga friends, relatives, o para sa to ang tanan mga kaiksoon na ay reminder ang pulong sa Diyos akong kasahon sa Mateo chapter 4 verse 4 mga kaiksoon i-address ni sa tanan ng mga tao wala exempted ni ini umatod pa sa Mateo chapter 4 verse 4 akong kasahon mga kaiksoon ngunit sumagot si Jesus na susulat hindi lamang sa tinapay na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita, salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang salita sa Mateo, chapter 4, verse 4, na tayo daw ang mga tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi mga isoon sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin po, tayo pong mga tao dito sa mundo, we are not excess para mukhaon, matulog, magtrabaho, magnegosyo, o kung sa paman natong paghimuon sa ato ang kinabuhi. Mga isoon, sultihan ta ka. Kita, nabuhi usab diha sa pulong sa Ginoo. Tayo ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, importante po ang ito po, Biblia. Importante po, po ang Biblia sa ating buhay dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan espiritual. Ito ang nag-i-encourage sa atin. Ito ang nagbibigay sa atin ng guidance sa ating buhay, mga kapatid. Kaya po, in-encourage po tayo na magbasa sa kanyang mga salita. Dahil ang kanyang salita, ang Biblia, ay pinaka-importante sa ating buhay. Dahil sabi nga po ng kanyang mga salita sa Mateo 4:4 na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay din siya sa salita ng Diyos. Ang pulong magod sa Ginoo mga Iksoon, maunin mo, giya sa tong kinabuhi. Muning mo giya sa tong kinabuhi. Muning mo suga sa tong mga agianan. Mga isoon, mga igala ako, mga parente. So, dili na to i-take for granted ang pulong sa Ginoo. Kung naay magsangya sa pulong sa Ginoo, pwede bang maminaw ta? Maminaw ta mga isoon, kay wala may mawala sa to ah. Kung dili, madugangan na noon ang atong kahibalo mahitungod sa pulong sa Ginoo. Mapanalanginan ta mga kaigsoonan kung kita magapaminaw. Labi na gayon kung kita magabasa sa iyahang mga pulong nga mao ang Biblia mga kaigsoon. Tandaan po natin na ang Biblia ay salita po ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, kalakasan, especially in spiritual realms, mga Iksoon. Ito po ang nagbibigay sa atin ng guidance kung ano po ang gagawin natin. Amen. Yang mga bagay sa mundo, pangalawa lang yan, mga kaibigan. That is our second priority in life, mga Iksoon. Sikapin po natin na tayo po ay makapagbasa ng salita ng Diyos. Uulitin ko po, ang salita ng Diyos ay necessary. Ibig sabihin po, importante po ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil kung wala po ito, wala po, hindi po tayo magaguide sa ating mga ginagawa, mga kapatid, mga kaibigan, mga Iksoon. So, sa makausap pa, ako gyuning balik-balikon nga ang Biblia importante sa tuhang kinabuhi. Mo na ato ni basahon o pamalandungan. Mo na to mabasa. Atong ipamalandungan mga kaigsoonan. Mo na to ipamalandungan. Ato
dayong ginabuhat sa igingon sa pulong sa Diyos. Daghan kayong salamat. Maraming maraming salamat po sa inyo. Lalo-lalo na sa aking mga bagong mga kaibigan sa YouTube. Mga kapatid, mga relatives. So, I am blessed nga na ako diri nagapambit sa pulong sa Diyos. Nga na kaninyo mga kaisunan. Usak po tang money ang akong ginabuhi. Iksoon o hindi ko ikinahihiya ito. Dahil sabi po ng salita ng Diyos na hindi ko ikinahihiya ang salita ng Diyos. Dahil ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat po ng mga tao na naniniwala nito sa Biblia. Amen. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans, Book of Romans, chapter 1, verse 16. For I am not ashamed the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to those who believe in it. Thank you so much po, mga kaibigan. God bless po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Cyril Dabro Kabukayon, nagpapakilala po. Isa pong kagalakan sa aking buhay na ako po ay nakabahagi ng salita po ng Diyos sa inyo. Once again, ito po ay napaka-importante sa aking buhay. Kaya po, hindi po natin ito i-ignore, mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat po ng aking mga relatives. Do not ignore the Word of God, because the Word of God is necessary in our lives, mga kapatid. So maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.